Komportable noon ang pamumuhay nila Emilio. Ngunit nang matalo sa sugal ang kanyang lola, pinirenda nito ang kanilang tahanan kaya naman napilitan silang mamuhay sa bukid at magsaka. Ngunit dahil hindi sanay si Emilio sa ganoong klase ng pamumuhay, lumuwas siya ng Maynila at doon nagtrabaho bilang konduktor. Noon pa man ay pangarap na ni Emilio ang yumaman, kaya naman naghanap siya ng ibang pagkakakitaan. Hindi naglaon ay naging tulak din siya ng droga. Araw-araw, kumikita kami ng 20,000. Siguro akala ng mga magulang ko, nagtatrabaho ko, nakakapagpadala ko ng pera. Hindi nila alam, yun ang ano. Well, hindi ko sinasabi, kahit sa mga kapatid ko, wala akong sinabi. Pinagpapaaral ko sa mga kapatid ko. Kaya nakatapos sila, ako hindi. Maraming taon ang lumipas. Umuwi si Emilio sa kanyang pamilya. Nagpakita ako sa magulang ko. Parang ang pagtatagpo namin, ing grande. Namiss kita, kuya. Edmar! Ti, nandito na si kuya! Yes! Kuya! Kuya! Namiss ka namin, kuya. Ba't tayo nandito? Meron na akong mariwanang dala, marami akong mariwanang dala. May mga gamot, tinipon ko yung mga pinsan ko, yung mga kapatid ko. Nag-drugs kami, magdamag. Kinabukasan ay nagtungo sila Emilio at kanyang kapatid sa bayan upang bumili ng mga pangsorpresa sa kaarawan ng kanilang kapatid na babae. Ang hindi alam ni Emilio, isang malagim na pangyayari ang nag-aabang sa kanila. Pag tingala akong ganun, nakita ko sinalpok siya. Sumigaw ako, Tol! Umilalim yung kapatid ko. Sabi ko, buhay pa yung kapatid ko. Sumisigaw ako, wag, buhay pa yung kapatid ko. Tinuloy nila. Sabi ko, wag. Buhay pa yung kapatid ko. Sumuko ang mga nakadisgrasya sa kanyang kapatid. Ngunit kay Emilio, habang buhay niyang dadalhin ang mga nangyari. Sa kagustuhang makalimot, nilunod ni Emilio ang sarili sa droga sa loob ng 2 taon. Hindi naglaon, nalaman ng kanyang pamilya ang kanyang gawain. Kaya naman nang umuwi muli siya sa kanilang probinsya. October 30 noon, kinabukasan, piyesta ng patay. Sabi ng tatay ko, ikaw palang dahilan. Adik ka pala, puser ka pala. Bakit nagkaganyan ka? Di kita pinalaki ng ganyan. Biglang hinawakan yung dibdib. Bumagsak siya. Sabi ko, tayo. Tinakbo sa hospital, dead on arrival na tatay ko. Kaya 2 yung namatay. Kapatid ko, tatay ko, dahil sa akin. Masalimuot ang mga nangyari kay Emilio. Droga ang kanyang naging sagot sa lahat ng pagdurusa. Piniit niya ang lahat ng luhang nais kumawala. Isang araw, biglang may parang pumutok sa mind ko. Nakalimutan ko yung mga letra, nakalimutan ko magsalita. Lahat nakalimutan ko. Unti-unti nawala si Emilio sa sarili. Inuwi siya sa probinsya upang doon maalagaan. Kilala ko sila pero hindi lang ako makareact. Wala na akong communication dahil hindi ako makareact. Yung mga madudungis na naglalakad, ganun ako. Kung saan ako umupo, andun na lang ako. Hindi ako umaalis. Tawa ako na tawa.
Hindi ko mapigilan yun. Minsan dumarating yung totoong Emil, umiiyak ako. Sandaling-sandali lang, iiyak ako. Tapos ganun lang, wala na. Halos 2 taong nasadlak si Emilio sa ganoong sitwasyon. Wala nang lunas, wala na rin pag-asa. Ginawa ng nanay ko tsaka ng kapatid ko, inaten ako sa Catholic Charismatic. Nung inaten ako sa Catholic Charismatic, nakita ko nakikiusap sila, tanggapin mo si Lord, tanggapin mo si Jesus para pagalingin ka, pagagalingin ka. Sa mind ko, yung mind ko lang, ako nga, hindi makaalis dito eh. Sasabi yung pang makapangyarihan ng Diyos. Tinry ko sa mind lang. Sabi ko sa mind ko, Jesus, kung talagang totoo ka, palayain mo ko rito. Sakto yung preacher, hindi siya Catholic eh, Pentecost siya eh. Sabi, meron dito isang addict, gusto kang palayain ng Panginoon. Di sinubukan ko. Jesus, tinatanggap kita sa puso ko. Yung pagkasabi kong ganun, parang may sumabog sa utak ko, boom! Sigaw ako ng sigaw, Nakalaya ako, Panginoon! 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 Iyak ako ng iyak. Isang araw umiiyak ako, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Panginoon, salamat! Panginoon, salamat! Pag-uwi ko sa bahay, yung mga kapatid ko, tsaka yung mga kaibigan ko, uy, bago yung trip ah. Umiiyak naman ngayon, ha? Sabi ko, hindi na to trip. Nakapagsalita na ako na, pinagaling ako ng Diyos. Oh, naniniwala pa sa Diyos. Gumawa ng himala yung Diyos sa akin. Di, nagulat silang lahat. Lahat, yung buong baryo dun sa amin, gulat na gulat, nakapagsalita ako. Ganap na gumaling si Emilio. Ang nangyaring iyon ang naging pruweba ng kapangyarihan ng Diyos. At dahil doon, ang buong pamilya at mga kamag-anak ni Emilio ay nagsimulang maniwala sa tunay na Diyos. Ngayon ay may pamilya na si Emilio. Tapos na sa kolehiyo ang 4 niyang anak habang ang isa ay malapit na ring magtapos. Isa na rin siya ngayong senior pastor ng Christ's Word Ministries. Ang dating buhay na sinira ng droga ay isa ng bagong buhay na may kaganapan sa piling ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Ibang klase siya. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish but have eternal life. Mahal na mahal kayo ng Diyos. Kahit anong kalagayan niyo, kahit sino ka pa, mahal ka ng Diyos, hindi kanya iiwanan.